Day, kamusta ang lahat ngayong quarantine? Thank you, MJ. Okay naman. The first few weeks ng quarantine, syempre lahat naman tayo hindi okay until lahat nag-adjust na. So ngayon, feeling ko ito na talaga yung normal natin. Pero happy ako. I feel grateful. I feel so blessed kasi kahit naka-quarantine, maraming blessings sa dumadating as yung mga work. Kanya. Oo nga. Wait, so nagpa-lock-in po ba kayo sa taping whatsoever? Ano yung naging dynamics para sa inyo? Before the lockdown, before na nawala yung ABS-CBN, nakapag-taping ako with them. And then after that, during the first GCQ, nakapag-taping ako ng itong may extraordinary nga, pero hindi naman ako nag-lock in, yung mga bata lang yung nag-lock in. So pero naka 2 days din ako sa kanila, so far okay naman. It was very weird during the first hours kasi di ba yung social distancing ganyan, pero habang nung tumatagal okay naman kasi feeling safe naman kami dahil yung set namin sobrang talaga sila nag-observe ng mga protocol. So, hindi ka ba mag-worry masyado? And, alam ko siya yun, no? You've been around for ilang decades na rin. So, ngayon, ito, nauuso tong boys love. Anong initial reaction mo nung in-offer sa'yo yung script and sa treatment na ito? Actually, yung hindi naman ako talaga nanonood ng mga boys love na series kasi di ba medyo matagal na siyang trending. Uh-oh. Lalo na nung quarantine. Tapos, nung in-offer yan sa akin, nung sinabi yan sa akin ng handler ko, ako naman, ang first reaction ko, it wasn't about the BL series. It was about being grateful na meron akong work during quarantine. So, sabi ko, sige, go. Kasi apparently pala, hindi din pala lahat ng actors ngayong quarantine ay gusto, ay yung parang willing din, siguro for safety reasons. Yes. Iba kasi medyo running pa din lumabas, pero malaking bagay din pala yung mga may malakas ng loob na yung willing mag-risk, ganyan. So, yung sabi ko, sige, okay. And then, tinanong ko, ano to? Tapos sabi lang niya, basta series daw sa YouTube. So, sabi ko, okay, sige, go. Kasi wala namang binibigay sa akin project ang Viva na hindi okay. Mm-hmm. So, alam ko, rest assured, basag galing sa Viva, alam kong okay yon. Tapos, that very same night, nalaman ko, kasi si Vincent De Jesus, our musical director, our writer of My Extraordinary, it's a good friend of mine. Tapos, minessage niya ako, tapos sabi niya, magkasama pala tayo sa My Extraordinary. So, ano yun? Hindi ko kasi alam yung title, uh-huh. Hindi sa akin sinabi. So, yun, brief niya ako, tapos, yun na nagkwentuhan na kami about it, tapos, nag-share ako sa kanya na experiences ko. Tapos, doon na yun nag-umpisa, tapos, hanggang sa nag-shoot na kami. Which is, very happy ako because una-una, marami kasi nang lumalabas na BL series. So yung the fact na meron tayo dito sa Philippines, tapos nagte-trending din siya, tapos makasama pa ako dun sa isang show, is talagang a blessing for me. Tapos bonus na yung makasama ka sa isang group or team na napakahusay mga kasama. Tsaka ang ganda ng cinematography, grabe. Akala nga namin pelikula. Kamusta yung team? Totoo. Oo, kamusta yung mga panamit yung director eh? Ay, alam mo, yung director namin, si Direk Jolo Atienza. Noong una, syempre, lahat kami nagkakilala sa Zoom lang nung nag-meeting kami. Tapos, after na nag-script reading kami. Very, very quiet lang siya. And he's very young. He's mid-20s lang siya. Wow! Oo. Tsaka, ang gwapo ni Direk Jolo. Ay, tapos, nung na-meet ko na siya sa set, grabe siya katrabaho. Ang smooth niyang kasama. Alam mo yung 'di ba may mga taong tahimik pero parang wala kang masyadong chika sa kanila or parang walang masyado. Si Direk Jolo, ang smooth niyang katrabaho, tahimik siya pero you feel his presence kasi sa set he will tell you what he wants, but he gives you the freedom as an actor kung paano mo siya i-deliver or i-execute. So, masarap siyang katrabaho kasi as an actor, nagagawa mo yung gusto mo, pero nakatutok siya. Tapos, ang gaan-gaan niyang kasama, ang malumanin niyang magsalita. And, kasi dahil first project to ni Direk Jolo, ramdam mo yung passion niya sa set. As in, ramdam mo talaga yon yung passion niya sa pagtatrabaho niya. And yung talagang he gave his heart and soul dito sa project na to.
which is important for us actors kasi pag nararamdaman mo rin yung director mo, the way he works with you and the way he treats you, ang laking bagay lang bilang actor kasi mabibigay mo rin, yung inspired ka magtrabaho. Actually, sobrang dami na nag-iba sa landscape ng showbiz from the time that you started, from the time na 2000s, 2010s, and right now na may new normal tayo. Ano yung mga naging realization mo working with the younger generation right now, especially in the off-camera side? Kasi minsan parang, di ba, parang iisipin mo, pwede mo na sila maging anak, pero napaka, grabe, di ba? Grabe yung foresight minsan nila na parang nagugulat ka na, wow, saan ba ito nag-training? Anong medium ba ang pinag-aralan nito? Oo, alam mo, natutuwa rin ako. Ewan ko ba, weird lang siguro din ako kasi ang dami ko din kaibigan na mas bata sa akin. Kaibigan in the sense of like, kunyari, ito lang ang mga young actors na nakakasama ko. Nag-iigo lang sila nagiging kaibigan, nagiging anak ko na sila. Wow. Siyempre, maraming differences. Pero ako naman, ewan ko lang, siguro dahil marami rin akong anak na iba-ibang ages, iba-iba silang generation. So, and baka creative din sila. Nasa creative din sila. Alam mo, ako ay I give credit to my children. Siguro kasi, kaya ko pang ano eh, dahil sa kasama ko sila lagi, syempre, kaya ko mag-adapt sa iba-ibang generation. Tsaka siguro late bloomer din ako kasi nung mga edad na yan, may asawa na ako noon, di ba, may anak na ako. So ngayon ko lang na-enjoy talaga itong mga bata, itong mga iba-ibang generation nila. So helpful sa akin yung being with my children kasi alam ko sila kung paano sila gumalaw, paano sila mag-isip, paano sila kumilos. So pagdating ko sa work, nagagamit ko yun kasi nalalaman ko naman yung sasabihin sa akin ng mga young actors, tita, paano ba't mo alam yan? Yung mga music namin, yung mga dances, mga ano-ano mga terms ng mga millennials. Sabi ko, naririnig ko rin yan syempre sa mga anak ko. Tsaka siguro kakasama ko rin sa mga bata. But itong, speaking of itong bago naming series, ang dami kong kasama dito na super newbies. As in, new, mga first time nila. Pero, let me say, sobrang natutuwa ako tong grupo na to ng may extraordinary actors kasi kahit mga first timer sila sa malaking project, ang huhusay nilang umarte. Wow. Syempre number one 'yun, 'di ba? Kaya nga gusto mo maging actor, kailangan marunong, meron kang maipapakita, may i-deliver ka. Pero more than that, sinasabi ko nga sa marami, hindi naman din importante na magaling ka lang umarte o marunong ka. Pero marunong silang makisama, marunong silang lumugar. Very disciplined itong mga batang to. And natutuwa ako, kasi sa ngayon, hindi mo, mabibilang mo na lang yung mga batang. I'm not saying na masama yung mga bata ngayon. Pero sa mga experiences ko, mabibilang mo na lang, ko na lang sa kamay ko yung mga, yung ganyan kasama, yung very professional, tapos mga disiplinadong tao, mahusay makisama kahit na kanino. Actually, hindi na ako po yung sinasabi nyo kasi diba laging sila yung mga woke, eh, mga Gen Z, millennial. And yung mga anak nyo, millennial, tama po ba? So, parang... Iba-iba silang generation. Iba-iba. Ano na yung mga ages nila? 34. Wow! 34. Baka matanda pa nga sa'yo yung eldest. Oo, matanda pa. Meron akong 34, meron akong 30, si Nelly is 26, tapos yung youngest ko 19. Ayun, may naka-Gen Z ka pa pala, umabot. Oo. Pero dahil sila, parang very independent na sila, I see. Oo. Working naman na yung tatlo ko, isa na lang yung nag-aaral ko. So second year college na yung youngest. Pero, yun, malaking influence sila sa akin, sa buhay ko ngayon. Ang galing. Pero paano kayo nung quarantine? Like, how are you as a mom? Kasi ikaw sinasabi mo, parang mas panatag na yung loob mo mag-work and magpa-lockdown. Kasi pwede mo na nga sila lahat iwanan, di ba? Pwede na nga magpabing. Pwede, diba? Baka mamaya sila ayaw umiwan sa'yo. Minsan, sinasabi nila yun. Kasi minsan nagjo-joke ako na, pwede na kayong humiwalay kasi kaya nyo nang magbayad ng sarili nyo. Pero, ma, hindi, wag. Ako, syempre, ayoko. Pero, I know, prepared naman ako na dadating yung time, isa-isa yan mawawala. Yung eldest ko, wala na siya sa amin. So, yung three kids ko na lang, tas ako. Itong quarantine, nung una,
natuwa ako. Natutuwa naman ako kasi nga naka-concentrate ako sa cooking ko na matagal kong hindi nagagawa. Mm-hmm. Tapos, syempre yung bonding time mo, 24/7, magkakasama kayo. Ilang months yun, di ba? Wow. Syempre meron din mga times na nagkatampuhan, mm-hmm. nagka-iringan. Yung, syempre it happens, di ba, when you're parang always together, yeah. nagkakaroon ng... And you have no choice. Wala kang choice. So, may mga ginagawa rin ako pag naiinis ako, kukulong ako sa kwarto or pupunta ako doon sa eldest ko, yung para nabang to breathe, parang ibang hangin. So, sila rin naman ganun. No? Doon hindi kasi sila talaga lumalabas. Ako lang yung talagang more. Kasi pagkailangan, may kailangan. Ikaw ang alay. Ikaw rin pala ang alay. Exactly. Siyempre, mas gusto ko na yung ako na lang kaysa sila. True. Oo. Pero talagang blessing, ano, kasi not everyone in showbiz, tuloy-tuloy ang work. Totoo, kasi that's one of the biggest issues that we have in the industry right now. Pero ang galing na sa inyo, Ms. Yayo, no? Grabe, tuloy-tuloy. What's next pala? Meron ka pa ba mga naka-line up? Yes, I'm going to do a BL movie for Viva Films. Mag-start na kami mag-start na kami ng pre-production. I mean, script reading, ganyan. This October na. October na kami mag-start. And then... if I'm not mistaken, ito ang first BL movie ng Viva. So, happy ako kasi part na naman ako ng another first. And hindi ko pa masyadong makwento yung mga details, pero excited ako dito. Excited ako kasi yung director ko dito, siya rin yung naging, naka-work ko na siya sa very, very first online project ko nung ECQ. Wow! Wow, ang dami mong project. Wait lang. So, Ms. Yayo, eto ah. Kasi ibang-iba yung fandom nung 80s, nung 90s, di ba? Again, I keep on going back. And right now, iba-iba na rin yung platform natin. Imagine a lot of our... Kumbaga kayo, meron kayo, makaka-e-ere kayo sa TV5, pero umere rin kayo sa YouTube, di ba? How do you feel as an actor? Kasi di ba, we had this moment in history wherein we were like, no, 7 ako. No, 2 ako. Ay, sa 5 ka. Yung mga, may mga ganun, di ba? But now, actually, ECQ, GCQ, this quarantine, sobrang nabura yun, di ba? Burang-bura siya sa new normal. Like, bura. Di ba? Minsan, umere ka sa Facebook, di ba? Basta may platform ka, go America independently. Ikaw, as a veteran actress, how do you feel about that? Alam mo ako, I'm really just blessed na kaya kong tumawid from one network to another. And not all actors have that privilege. So, I feel sad na yung iba ganun. Pero sa akin lang yun ha. Pero kasi syempre yung iba naman na hindi nakakatawid kasi sila yung mga exclusive dun sa kanilang network. So ako, natutuwa ako kasi ever since, ganun na yung nangyari sa akin. Tapos ngayon pa ulit na nagkaroon tayo ng pandemic, tapos everyone is working from home, not everybody gets to go out and shoot sa location. Pero natutuwa ako na sa akin, ganun yung nangyayari. And I hope it remains like that kasi maraming doors yung nag-open for me. And ngayon, dahil nga sa pandemic, tapos syempre nagkaroon na ng mga issue na nangyari sa mga iba-ibang network. Natutuwa ako kasi yung ibang actors na hindi nagagawa yan dati, yung term natin sa showbiz is nakakatawid, di ba? So nakakatawid na sila. Which is nakakatuwa. Kasi for those actors na ngayon palang ma-experience yung ganyan, gegets ko na meron silang anxieties kasi syempre coming from your home network, pupunta ka sa iba, andyan yung feeling na baka hindi ka ma-welcome or what. Pero apparently, marami akong nakikitang posts sa social media na natutuwa sila na na-welcome sila. At syempre, maraming doors yung nag-open sa lahat. Parang eye-opener pala ito, no, sa lahat, lalo na sa mga artists, na parang okay pala yung setup na, alam mo, parang sa Hollywood, di ba? Parang project-based siya, na may enjoy ka ng audience in different facets. Kumbaga, makikita ka sa platform na to, makikita ka sa platform na yan. Iba-iba rin pala talaga yung character ng mga tumatangkilik ng art mo, ng talent mo. Diba? Ate, puro lang tayo mainstream, tas TV, di ba ganyan? Mm-hmm. Hindi naman
masyadong natatangkilik yung mga pinapalabas sa online unless talagang yung mga addict sa online na konti lang yun marami. Pero dahil nga sa pandemic, ang dami ng, ito na, naging platform na itong yung mga nagbago na to, marami nang nakaka-appreciate ng mga ginagawa namin, mga projects before. Ngayon, online mo nakikita. So ngayon, marami nang nanonood. Tsaka alam mo, going back dun sa tanong mo, mabuti nga na na-break na yung ganyang issue na, ay, hindi ka pwede kasi taga-7 ka, hindi ka namin kukuha. Hindi ka pwede taga-5 ka, taga-2 ka. Ngayon, wala na eh. Then, mismo yung mga sa ABS, sila na yung pumunta sa TV5. So, di ba kaya dati, ang sad pakinggan nun dati, na parang, ay, hindi ka pwedeng pumunta doon kasi identified ka sa ganun. Dapat kasi wala naman network worry. Diba? We're all here to entertain people. Yeah. Hindi tayo dapat din mag-compete. So, mabuti na lang. Alam mo, I believe na God has really has his ways. Itong nangyari na to, hindi man maganda itong pandemic dahil marami nang ka-COVID, maraming nadamay. Pero, marami ring magandang nangyayari. Itong pandemic na to, like, it changed a lot of ways, a lot of people. It changed so many, yung mga hindi magandang ways dati. Like, as far as the industry is concerned, ha. Dapat happy lang tayo together. Hindi tayo nag-aaway at nagko-compete na porque taga ganun kang channel, ganito ka. No. So, happy ako na ganito na yung nangyayari. Parang lahat tayo umiikot na, tapos lahat nagkakakilala. Sobrang amen to that. Very well said, Miss Yayo. And congratulations again sa mga work, di ba? And of course, on Sunday, please invite ng everyone para i-post namin to sa online din namin. Bago pala ako magsabi ng message ko, gusto ko lang sabihin sa'yo, alam mo, blooming ka. Talaga? Sa lighting lang yan. Hindi, pero actually dati pa naman eh, kinukwento ko nga ikaw kay Nelly kasi gustong-gusto nga kita, di ba? Nakikita lang naman tayo pag may event, pag yes, interview mo ako, di ba? Pero nakikita ko sa yung post mo before nung pregi ka, nung tapos yung mga, basta gano'n, nakikita ko lahat yun, and I'm so happy for you. Thank you, Miss Yayo. Ganda mong nanay. Ano ikaw, yung peg ko, mukhang 20s, mukhang late 20s, early 30s. Yun yung peg mo, kaya nagulat ako, may 34 ka na ba? Oh, ganyan siguro pag maaga ka rin nag-aasawa, tinan mo yung panganay ko, magta-35 na. Pero sobrang mukha kang bata. Ano ka ba? Sobrang tito ka ba or whatever? Alam mo yun, yung parang mga collagen. Hindi naman. I just take care of my skin. I take care of myself. Like, yung kinakain ko, tapos I try to exercise, lalo na kahit na naka-quarantine tayo. Kailangan mo rin magpapawis para lumabas yung mga toxins ng katawan mo. Tapos yung I eat, hindi naman ako health, super healthy kinakain ko, pero I try to watch what I eat. Mm. Tapos I take care of my skin. Tapos, syempre, buti na lang din, meron na akong bench skin expert kasi nakakapunta ako doon. Pero you don't look like you inject anything in your face, but you look young. So far, wala pa naman. Pero, I have nothing against it because bala ko rin. Bala ko rin when the time comes. Kasi baka pero, dadating din yung time, baka kailanganin ko rin. Pero so far, hindi, pero wala pa. Hindi mo pa, achieve na. Wala pa naman. Ang galing. Puro non-invasive. Yun nga eh. Kaya nga ang galing eh. Diba? Sobrang galing. Kasi syempre, non-invasive, kailangan talaga natin to rejuvenate. Parang masahin na rin. Exactly. Yun, eh. Oo. Tsaka siguro, tsaka ako I believe na dapat may happy disposition ka rin kasi malaking bagay yun eh. Pagka lagi kang nega, lagi kang stress. May point ka talaga. Totoo yun. And pag happy ka, I guess, pag happy ka sa buhay mo, it will reflect and it will show. So ayun, gusto ko lang po in-invite lahat ng mga nanonood sa atin. Ang My Extraordinary po ay lalabas na. Naku, finally ngayon September 27 sa TV5. Ito po ang kauna-unahang BL series sa television. Kaya happy ako na kami yung unang-una sa television. So thank you TV5 for the opportunity. Ito ay directed by Jolo Atienza at mayroon po kaming kasama ang aming mga lead stars, Darwin Yu and Enzo Santiago. Kasama ko rin dito, dalawa lang kaming senior stars dito ni Jojet Lorenzo. And ito po ay napakagandang story. I'm not saying maganda to dahil sa amin to, pero kung lagi kami natatanong anong ma-offer ng mga extraordinary na iba, sa ibang BL series na
na nagte-trending. This is kaya to pinalabas sa TV5, gusto ko lang pong malaman niyo na because naaakma siya sa Filipino family. This is not only about a relationship between two boys, but this is about the family acceptance ng society and family. It's about love and forgiveness. So, gusto kong panoorin niyo po to. At bilang nanay, I encourage all moms na kung pwede panoorin niyo to, bigyan niyo sana siya ng time. Kasi bilang nanay, meron din kayong, marami kayong matututunan dito because I myself, kahit na actor ako dito, ang dami kong natutunan sa story nito. It was beautifully written by Vincent De Jesus. Maganda siya kasi MJ ano siya basta maaantig yung puso mo dito. This, kasi about to sa family, hindi lang sa friendship ha. Parang may hint na nga ako, madam, may hint na ako. I can't. Maganda play. Siya. Ang ganda ng pagkakasulat niya ni Vincent dito. Kaya excited talaga kami na mapalabas to kasi it's worth watching. It's worth watching, really. It's not just about being a BL series na uso ngayon. Mm-mm. Hindi. Meron siyang story. Meron siyang puso. Alright. Thank you so much. Abangan niyo po to. TV5 to, MJ. 11 p.m. at 11:30 siya sa Asterisk Digital channel sa YouTube. At mapapanood din siya sa Gaga Ulala. Ooh! Okay. Ano ko ulit yung Gaga Ulala. Hihingiin ko kay, ano yan, kay Dix lahat ng ano detalye ulit na yan. Oh. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank God bless. MJ. Thank you. Bye-bye. Take care. Take care. God bless you.